Mangi Arpo, magluluto tayo na nilagang pata ng baboy. Minsan kasi may mga tao hindi pa rin marunong kung paano magluto ng nilaga. Mga ingredients ang dali lang na puro mga basics lang natin. So kailangan natin ng pechay Tagalog, onion leeks, pork cubes, pamintang buo, meron din tayong asin, meron din tayong patis, siyempre patatas, pechay bagyo at repolyo. Wala akong makitang ano yan, mais at saka saba, dapat meron din ito eh. Mas maganda po kasi kung mas marami yung ilalagay nyo sa nilaga. Itong pork na to, bali napakulungan ko na po siya ng dalawang beses. Kasi yung una, itinapong ko ang sabaw kasi medyo marami yun. Yung pangalawa, yun ang ikakinip ko. Pinalambot ko na rin po siya. Ito yung mga pangalawang takulo. Sasari ko na po at ating titimplahan na. Ito kasing ano, medyo okay na siya yung lambot niya pero halos sabay-sabay lang din naman ito pagka lumambot ng malambot na malambot na siya. Ito po yung pinaka-basic na mas madali kung kayo hindi pa marunong na magluto ng nilagang pata ng baboy. So, antayin lang po natin siyang kumulot para may atimplahin po na lang. Then, naglalagay kasi ako ng finger chili kasi hindi ko naman siya pipigyan pagdating dito pagka kumulot. So, parang may lalaga lang siya. Pagka may sausawang kayo, kunin nyo siya, pigyan nyo siya sa patis na may kalamansi. Hindi siya masyadong maanghang, tama lang siya. Makakain niyo pa yung sili. Ito po, malapit na siyang kumulo. Maglagay ko, lalagay ko muna yung patatas cake kasi medyo matagal itong lumambot. Kasi mga gulay, sandali lang yan. Lalagay ko na rin ko yung paminta. Ito yung isang Boston na buo paminta. Puro ganito kasi ang gamit ko. At saka yung pork cubes. Lagyan din natin ng pakis sa konting asin. Huwag niyo masyadong titig lang kasi mas maganda yung matabang ang niluluto niyo kaysa doon sa maalat. Sa matabang makapag-abol kayo eh. Pero pag sa alat, wala. Mangyayari, magtatakang kayo ng sabaw. Bago niyo mahabol yung rasa. Lagay ko na rin yung sili. Huwag niyo pipigayin yan. Pipigayin niyo yan sa sausawan na.
Ilalagay niyo na rin itong onion leeks kasi mas masarap to. Gumalasa siya sa sabaw pag asiluto. Kaya hindi rin magtira kayo kung ipang iibabaw niyo. Huwag niyo po nga palang kalimutan na lagyan din ng laurel. Ito ikaw ko na rin makalimutan na ba yan? Especially, tsaka itong garlic bawang. Napakasarap po nito. Pwede kayo maglagay na ngayon. Tapos yung iba, mamaya na. Pag yahain. Crispy bawang. Antayin natin lang maluto yung medyo yung patatas. Tapos lalagyan na natin yung gulay. Sa aking palagay, malambot na ang ating patatas. Sunod mo natin ilagay ang repolyo. Yan, ganyan ang ginawa ko para pag kinuha nyo, buo-buo pa rin siya. Pag niliitan nyo, para ng chapsuy. Kung pagka nakikita nyo medyo namumuti din yung repolyo, luto na rin yan. Mas masarap siyang kainin kung crunchy siya. Kaya ang iyong susunod ko nalagay po sa itong lechay bagyo. Puro gulay na pechay. Siyempre meron din siyang tunay na pechay Tagalog. Panghuli-huli yun. Medyo maputi-puti na rin yung pechay bagyo, kaya lalagay na natin ang pechay Tagalog. Napakarami nating gulay. Hindi masasabing healthy kasi
Hindi naman healthy ang sa baboy, high blood. Kaya mga ilang minuto na lang to, medyo hahanguin na natin. Okay na po siya. Huwag nyo na lang kalimutan pong mag-like and share at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po.